Ano yung favorite scene mo doon? Yung ending. Kasi ito yung ano eh, yung ang dami niyang paint, di ba? Tapos parang struggling talaga siya papunta doon. Yeah. Tapos pagkaakyat niya, binigay sa kanya yung position, tapos nung bumaba siya ng building, parang hindi mo na malaman yung reaction niya. Kung yung success may, feeling. Shit. May iyak ba yes, ako? Tatalon ako? Iyak ako. Naiiyak ka, Jones. Naiiyak ka. Parang, saan, kailan nangyari din yan sa buhay mo? Parang feeling mo wala na, tapos dito na, nagtagumpay ako. Yung totoo. Hindi, kahit yung sinungaling. Yung totoo, ano, nung tinay ko yung examination para sa industry natin. Talagang, hindi, parang licensure exam. Oo, licensure exam. Paano kasi, ka naiyak doon may leakage? Uy! Uy! Welcome to the Timawa Podcast. Move to your next level from being a mediocre to the alpha of your life. And in this podcast, may nag-uusapan namin all about self-improvement ng mga lalaki pagdating sa fitness, relationship, finance, business, spirituality, personal development. No? And for this episode, welcome back sa aming Top 4 series. Yan. So itong Top 4 series is magbibigay kami sa inyo ng mga tag-iisa naming recommendation. Depende sa kung anong topic ang pag-uusapan natin. At ngayon, sa episode na to, it's all about the top 4 most inspirational movies para sa aming apat. Yes. So, syempre kasi yung mga Pilipino, mahilig ano yan eh. Mag-movie trip, di ba? Mahilig manood ng movies, mahilig mag, ano, Netflix and all. So, why not? Manonood ka na rin naman ng movies, mag-e-enjoy ka na rin naman. So, at the same time, itong mga ibibigay sa, i-re-recommend naming mga movies sa'yo is makakatulong for your personal growth, di ba? So, correct. Sa iba't ibang klaseng aspeto ng buhay, no? Pwede sa fitness, pwede sa relationship, pwede sa finance and all. So, ano-ano ba yung mga movies na marerecommend nyo, no? Top 4 inspirational movies. Jumari. Una na kayo, iba yung naiisip ko pang movies. Ano, Viva Max na naman. Viva Max pa rin eh. Kasi Viva Max pinapanood mo eh. Silip. Oh. Hindi, sa akin, silip ano? Sa apoy. Ang huling talong alam ni Lola. Alam na alam eh. For me, it's ano, Pursuit of Happiness. Wow. Will Smith, if you have a dream, you got to protect it. Sinabi niya yan. Yung ba yun? Para sa Humalong the Realist na. Tatay Nick. Anong, paano siya naging inspirational sa'yo? Paano nakatulong sa growth mo? For me, two things ang nakuha ko doon as an inspiration. Number one, ano, tama yun yung sinabi ni Will Smith dun sa movie na if you have a dream, you have to protect it. Very important na kapag ka meron tayong pangarap, dapat talaga protekta natin and bakuha natin yan whatever it takes. Ano bang, teka lang, bago mo i-explain yan, no, para magkaroon ng background yung listeners natin. Yan. Ano ba yung synopsis nung, tama ba yun, boss? Synopsis ba tawag? Synopsis nung movie na yan. Okay, so si Will Smith, ano, family man, okay. May isa siyang anak. And ang ginagawa niya during the start of the movie is nagbebenta siya ng ano, mga x-ray machines na ano siya, aspiring stockbroker. Oh. Yan. So dito sa movie na to, may x-ray machine o Xerox machine? Alam ko x-ray. X-ray. X-ray nga. Yeah. X-ray. Basta salesman siya. Salesman. Dala-dala niya yung mga machine kahit saan siya magpunta. Agal na kasi yan eh. Di pa yata ako pinapanganak niya, boss eh. Yan. So, dito sa movie, nag-start siya ng ganon. Maganda rin yung start niya eh. Kasi may times na sobrang dami niyang machine. Kasi ang dami din niyang na-i-out, na ibebenta. Kaya lang, ano, parang dito, nag-show up yung mga adversities along the way. Daming challenges. Papunta dun sa, ano, sa dream niya na gusto ko maging stockbroker. Yan. So, yun yung una. Talagang, ano, protektahan ng dream. Kapag ka may dream, talagang dapat whatever it takes, dapat makuha. And para sa akin, pangalawa, parang dito sa movie na to, na-remind ako ng parating sinasabi sa akin ni Coach Russ. Shout out sa'yo, Coach. Shout out, Coach Russ. Not the how, but the why. Paano mo makakunik yan sa movie na yan? Kasi ano eh, dito, during his adversities, there are a lot of times na pwede na siyang mag-stop eh.
natanggal na, nakuha sa kanya yung bahay niya, natulog sila sa saboy ng anak niya. Oh. Ganyan na yung itsura nila. Nagtinda pa siya ng sampagita diyan eh. Nung walang wala na talaga. Iba yun. Iba yun. Tagalog version niya. Viva Max na naman kasi. Kakabiba Max ba yan eh. Ayan. So, wala kaya yung part na yan. During his journey, ayan nga eh, di ba, parang yung, parang may ano, may places sa states na pag homeless ka, may time na pwede kang matulog doon. Ah, even though libre. Nag-aaral siya. There are a lot of times na pwede na lang siya mag-shift, mag-settle for less, pumanap ng pwedeng mag-benefit siya ASAP. Pero hindi niya hininto eh. Mm. And based on the result, yung ending, talaga naging ano siya. Nakuha niya yung dream niya. Never say die, no? Oo. And ano, parang it all about, ano, it's all about the who talaga eh. Mm. Kasi, kala ko why. Ngayon who? Ay, hindi. Yan, why. Talaga. Ano talaga? Sama, it's not the how, but the why. Yan. Not ngayon the how, who? But the why. Kasi yung why niya, number why. One. Dalawa kasi yan. Oo. Why and who. Not the how, but the why and who. Hindi, any next level kasi yun doon. Any next level kasi. Any next level yun doon. May punchline pa yung wrong. Galing. Asok. May punchline pa eh. Nakairit na yung palakpak. Ito ay yung punchline. Tuloy. Kasi yung why niya, for him to be ano, a better provider, may bigay niya lahat ng needs ng anak sa niya. Sa anak niya. Now, which by the way, yung totoong anak niya rin talaga. Yes, oh, si Kaden yun eh, diba? Mm. So, ayun yung ano, parang pinaka main purpose. Pero it's still the who eh. Mm. Kasi along the journey nga, pwede ka nang mag-stop, mag-settle for less, maghanap ng another thing. Pero if there's one thing na ano, it's all about perseverance. Hindi niya talaga tinigilan up until makuha niya. Mm. Kaya talaga nakakaiyak yung part na yun nung napili na siyang ano, na-hire na siya as broker ha, yung talagang may pagmumukha niya talaga. Ang galing ng acting niya talaga doon, the best. Galing. No? Ano yung favorite scene mo doon? Yung ending. Mm. Kasi ito yung ano eh, yung ang dami niyang paint, di ba? Mm. Tapos parang struggling talaga siya papunta doon. Yeah. Tapos pagkaakyat niya, binigay sa kanya yung position, tapos nung bumaba siya ng building, parang hindi mo na malaman yung reaction niya. Kung yung success feeling. Oo, yung talaga na, shit. May iyak ba ako? Tatalon ako? Naiiyak ka, Jones, naiiyak ka. Parang, kailan nangyari din yan sa buhay mo? Yung parang feeling mo wala na, tapos dito na, nagtagumpay ako. Yung totoo. Hindi, kahit yung sinungaling. Yung totoo ano, nung tinigil ko yung examination para sa industry natin. Talagang hindi prime licensure exam. Oh, licensure exam. Paano ka naiyak din, may leakage? Uy. Wala. Joke lang. Uy, ano ka ba? Uy, wala ako noon. Wala. Hindi ka binigyan ng leader mo. Wala. Hindi binigyan. Kaya naiyak eh. Iyak pala talaga. Kasi, pag tayo ng result, sabi niya, yun na mo pala leakage. Pinaghirapan ko pa. Hindi, pero ano. Para ko nag-exam sa LTO. Sige, pagbigyan natin si Joe Marie. Hindi. Real talk yun. Kasi ano eh, ako parang isa ko sa ano eh, nag-set ng ano, ng matagal na standard. So, tagal kong ano eh, nakapasok sa industry. Kasi nga, wala ka ng leakage. Tapos ano, parang during those times, parang ina-ask ko na yung sarili ko, baka para hindi talaga ako dito. Sabi kong ganun. So tapos, parang parehas kayo na naging journey. No? Di ka rin sumuko. Oo, parang ganun. Never say die. Diba? Kaya pala naiyak. Bakit na natawa? Ba't ka ba natawa? Naiyak ka rin. Naiyak ka rin. Ba't ka ba naiyak, Leo? Naiyak. Tapos naiyak ako. Ako nung nakapasa ako ng exam, naiyak din ako, bro. Teka. Kala ko ba inspirational? Hirap ka din sa exam. Ako nung nakapasa ako ng exam, naiyak din ako, bro. Sobra. Si Jeric din. Alam mo ba't naiyak si Jeric? Kasi one night before niya lang inaral. Hindi niya nga ako inaral. Perfect pa. Akala mo sa LTO nag-exam. May fixer. Ikaw naiyak ka. Sorry. Di ba ganda yun, no? Talagang yung ano nga, perseverance. Ang ganda ng term na ginamit mo, perseverance. Minsan, yun lang din yung kailangan natin sa buhay eh. Di ba? Yes. Parang darating tayo sa point na walang-wala na talaga. Kung baga rock bottom. Di ba? Kung hindi dahil sa Rubik's Cube ni Will Smith, di ba? Hindi niya makikilala yung ano.
So, yun, napakaganda niyan, no? Si Leo, para may gusto i-share. Mayan na. Sa akin naman. May reviewer yun eh. Hindi ka pala? Perseverance. Kilala ko yan si Joms. Ano yan? Man of integrity yan. Classmate kami dyan nung high school eh. Kung bibigyan mo yan ng mga ganun, hindi niya gagamitin. So talagang i-persevere niya. Sa buhay kailangan mo yan. Ito mo naman kung sino na siya ngayon, no? Tignan mo. Nawisan ako. Diba? Tsaga lang talaga. Tsaga lang. Para sa akin naman, ano, hindi siya full inspirational movie. Half-half siya. Mm-hmm. Half comedy, tsaka half inspirational. Ba? Or educational. Okay. No, yung movie na to, Click. Oh. Ay, maganda yan. Adam Sandler. Adam Sandler. Sobrang, hanggang ngayon eh, pag pinapanood ko yung Click, yung favorite scene ko doon, yung dulo, yung umuulan. Mm. Yung umuulan. Naiyak din ako dyan. Yung na-heart attack siya, di ba? Yung mawawala na, tapos andun bigla yung mga pamilya niya. Sobrang ganda ng movie na to. Basically, ang nangyari kasi dito, si Adam Sandler, family man siya, no? So, nagtatrabaho siya, gusto niyang umangat yeah. bilang isang mag-next level, ma-promote sa trabaho, tapos may asawa siya. Siyempre, kailangan niya ring i-please and give love sa asawa niya. Tapos may mga anak siya na kailangan niya ring i-support yeah. sa mga, syempre, assignment, yung mga ganyan. So basically, ang daming nangyayari sa buhay niya na parang na-overwhelm siya at times, no? Tapos, one time, napunta siya sa mall. And then, meron siyang nakuwang ano, remote. Meron siyang nakuwang remote. Yung typical magic remote. Magic remote. Yung typical remote sa bahay na merong play, pause. Ito nga, i-mute mo nga to. Mute mo nga to. Punta tayo sa mall. Ayoko lang ang tumingin sa'yo eh. Panagita na, tatawa ako. Punta tayo sa mall mamaya. I-mute natin yan. So yun, nakakuha siya ng remote niya. Yung remote pala, may magic. Yan. Na pwede mong i-pause yung buhay mo, i-fast forward yung buhay mo, i-slow mo, whatever. Lahat ng merong function sa remote. So ginamit niya yun sa buhay niya. So kunyari, yung sa kanilang mag-asawa, di ba? May labing-labing time sila. So natatagalan siya, pinapas forward niya tuwing may ganun. Nakaraos na agad. Oh, tapos na agad, tulog na agad. Tapos yung kapag yung sa mga ano niya naman, sa mga boss niya, di ba? Pinapos niya pag nababad trip siya. Parang inututan niya pa yung isa. Inututan niya pa isa. So during that moment in his life, parang hindi niya na sa kagustuhan niya maging successful, sa kagustuhan niyang ma-achieve, yung mga bagay-bagay as fast as possible. Ginamit niya yung remote, pinas forward niya yung buhay niya, in-skip niya, pwede kang mag-skip eh, in-skip niya yung feeling niya, boring part, alam mo yun, yung mga hardships, yung mga, alam mo yun. Yung anak niya, anak ng bata pa, immature. Oo, pinas forward niya, na malaki na sila, para hindi niya naiisipin yung kulit, alam mo yun. Nilampasan niya agad yung mga challenging part ng buhay, gusto niya agad dun sa successful part. No, however, ang naging lesson sa kanya nito, no? Ang para sa akin ang naging lesson ko dito is ano talaga, enjoy and trust the process. Mm-hmm. Very important na yes, yung success gusto natin yang makuha sa buhay natin. And most of the people diyan din talaga nai-inspire, eh. 'Di ba yung iceberg? Pag nakita mo yung iceberg. However, yung tip ng iceberg, parang wala pa doon yung exciting part. Yes. Yung sa iceberg, ang exciting part diyan yung nasa baba. And then, dyan na-build yung foundation mo bilang bago ka naging successful, ano muna yung mga pinagdaanan mo? Katulad yan ang sinabi mo kanina, yung mga adversities, dun mabibuild yung strength mo as a person na naging responsible ka, na pinagdaanan mo lahat ng to, pero nalampasan mo. Yun yung inspiring. More than dun sa results na nakuha niya, na naging president na ata siya dun sa company. Pero yung mga hardships, so yung ending talagang tuwing naaalala ko yun, o napapanood ko yun, naiyak pa rin ako hanggang ngayon eh. Kasi tama eh. Sometimes we take things for granted. Correct. Diba? Minamadali natin agad. Minamadali, naiinip tayo sa buhay. Diba? Pero not knowing na itong mga proseso na to, na kailangan, na pinagdadaanan natin, maybe marami din ngayon, no? Na challenges sa buhay. Yes. Na magpapas din naman yan eh. Diba? Sabi nga kung sino man yung nagsabi noon, yung this too shall pass. Diba? As long as mag-persevere ka lang, iwag ka lang sumuko, idire-diretso mo lang. Yung results na gusto mo sa buhay, kusa na lang darating. Yun. Simply because you enjoy and you trust the process. At saka ano, I agree no, na talagang yung happiness din kasi nasa proseso yan eh. Yan. Kasi
na-experience ko din yan nung ano na, nung na-achieve ko yung mga travel incentive trips, highest award na pwede yung achieve dito sa industry natin. Nasa tugatog ka na ako. Nasa tugatog na ako. Nun yun, oh, boss. Tapos, nawardan ako sa stage. So, masaya. Masaya talaga sa feeling. Nakarating ako ng iba't ibang bansa. Tapos, nung first time kong nakapag-London, nung nasa London na, dun parang sabi ko, ito na ba yun? Ito na ba yung parang ilang taon ko, dalawang taon kong pinagnanasaan? Pinag, alam mo yon yung iniisip ko lagi, anong pakiramdam. Like ko siyang vini-visualize. Tapos, ginrind ko siya for 2 years. Tapos nung nandun na ako, parang, ito na ba yun? Parang bitin yung saya. Masaya ako pero parang hindi kasing saya. Nung ini-imagine ko pa lang siya, vini-visualize ko pa lang siya, at ginagrind ko pa lang siya. And then I realized that happiness is not in the end result talaga, no? But nandun sa proseso, yes, nandun sa, kumbaga nasa foreplay. Correct. Diba? Tapos pag nakuha mo na, okay, masaya, anong next? Diba? So kaya sa mga nakikinig na mga timawa, kung nag-struggling ka ngayon or challenge ka ngayon or gumagrind ka ngayon, no, enjoyin mo lang kasi naandyan sa proseso yung saya. Naalala ko nung nag-MRT pa lang ako, wala pang sariling sakyan. Diba? Nag-habal-habal. Grabe. Mahirap po mahirap, pero pag binabalik ko, ang saya nun eh. Tsaka dun yung excite, masayang part na nangangarap ka eh. Oh, correct. Diba? Na binivisualize mo eh. Parang, alam mo yun, pinagdanasaan mo nga yung success na yun. So, yun yung parang gusto ko ma-ano sa mga listeners natin na enjoy nyo yung proseso. Correct. So, yun. Jerry. Ganda nun. Yung click din na yan, na ilang beses ko na yung napanood. Same time din, doon din, naiiyak din ako doon. May isa din sa akin doon na tumama. Yung ano, fast forward niya, nalaman niya, patay na yung tatay niya. Ay, ni Adam Sandler. Oh. Fast forward niya kasi yung malulungkot na part. Tapos nung nakita niya, biglang punta siya doon sa puntod ng airpot niya. Tapos, iyak siya doon eh. Hagulgul siya doon eh. Tapos saka niya ni-wrestling yung si Satan. Si Satanas pala yun. May hawak na remote doon. So yun lang, ano, for me, isa pa doon is na lesson na nakuha ko dyan sa clip. Family. Ang reason kung bakit natin ginagawa itong mga to is really all about our family. And siguro, ako eto, tahigo na rin, favorite movie ko. Ano yan? Ito, top 1 to sa mga top 10 inspirational movies. Top 1 yung sa akin mamaya. Top 1 to. Somehow, mas recent to. Pero ano, sakto din kasi ito eh nung mga nagsisimula tayo eh. Ang movie na to tawag is The Greatest Showman. Wow. Kantahin mo. This is the greatest show. Anong greatest? yun lang talaga. Tapos ang ano nito, parang nag-iba. Ang ano nito, ang mga actors nito, si Zac Efron tsaka si Wolverine. Hugh Jackman. Diba? Si Hugh Jackman, alam mo naman yan, ano, batigan na yan, tapos nag-ano pa yan, yung mga opera-opera. Oh, yan. Diba? So, kaya sobrang galing talaga. And siguro, ang galing din talaga ng casting. Tapos, yung story nito, from rags to riches. Diba? As if, nagsisimula ka pa lang, nangarap ka pa lang din, tapos hindi mo alam kasi kung anong pupuntahan mo. Especially, ang pinakabuhay niya, nag-revolve around entrepreneurship. Diba? Correct. Talagang, usually kasi pag tayo nagtapos ng pag-aaral eh, ano eh, may mga career path na eh. Pero yung sa kanya, hindi niya alam yung gagawin. Ang dami niyang sinubukan na kung ano-ano. Diba? Kasama niya pa yung mga dalawa niyang anak, tsaka yung misis niya. Tapos, maganda din nun, may support din ng family. Correct. Then nung nakita niya, ano, isa pa dito na nakuha ko is ano, acceptance. Kasi nakita niya yung ibang mga ano eh, ano man tawag niya doon, basta hindi tanggap ng society freaks. Yung mga freaks hindi tanggap ng society yung mga itsura nila, tapos doon nakagawa siya ng paraan. Yun yung naging star player niya. Lalo na yung ano, yung pandak. Diba? Ang galing noon. Tapos for me yun, uplifting din other people, and for me kasi pagdating sa entrepreneurship, mahalaga din yung contribution. Diba? Talagang itinataas mo yung buhay ng mga tao. And siguro isa pa. So, after nung nagsimula siya noon, ang actually, ito totoong buhay talaga eh, di ba? Na meron talagang ano, show na ganon, yung kay Hugh Jackman. Nakalimutan ko kasi ng pangalan yun. Hugh Jackman, yung artista. Ngayon,
may show talaga na yung carnival na ganun. Mm-hmm. Di ba? Tapos, correct. I think year 1920s to 1930s, yun yung panahon ng Great Depression sa US. Mm-hmm. Walang mga pera yung mga tao. Tapos, nakahanap siya ng paraan kung paano niya mapapasaya. Mapapasaya. Galing, no? Until na na-monetize niya rin. Mm. Sinolve niya lang yung problema. Yun no? Eh, no? Mismo. Galing. Tapos, until such time na, okay, gumaganda na yung carnival, and pati siya, na-labelan as a freak. Yeah. Di ba? Na hindi katanggap-tanggap kasi yung mga kasama doon sa carnival, may mga panahon na yun, may mga tao racist pa. Oh. Hindi nila tanggap yung mga maiitim. Yan. Tapos yung mga medyo. Mga pandako, meron doon yung maskuladong babae, tapos may beard. May balbas, may giant pa doon, mayroon pang overweight, lahat. Diba? So, lahat ng mga ano, parang mga katimawaan na hindi mo matatanggap sa tao, in-uplift niya yun. So, ganda nga. Tapos yung naabot niya yung tugatog. Yun. Tugatog. Rurok. Diba yan eh? Rurok yan eh. Mountain top. Tugatog na lang. Puguti eh. Walang R. So yung naabot niya yung tugatog, parang ano, dito, minsan kasi nade-derail din eh. Ano? Nawawala ka. Oo. Ngayon, ang babalikan mo lang, ba't ka ba nagsimula? Diba? What's your why? And for him, ang pinaka naging why niya talaga, family niya. Bumalik sa family. Family niya. Correct. Yun, tapos nung binaligan niya, halos lahat naging okay na, and then pinasan niya yung baton kay Zac Efron, diba? Para passing of the torch. Na lang siya, mag-i-income na lang siya, tapos hindi niya na kailangan mag-handle and to watch his daughters grow. Ganda diba? Nun. So ako, nakukuha ko dito. Actually, ano eh, nakita ko din yung story niya talaga. Mm-hmm. And ang pinaka malupit pala talaga sa kanya, yung marketing niya. Mm-hmm. Kakapanood ko lang ito ulit, I think 2 months ago. And yung marketing niya kasi doon, talagang pati yung mga anak niya nagpo-post ng poster. Oh, ganda yun talaga yung marketing. Buong pamilya yun, tumutulong. Oh. Tapos nagbibigay ng mga flyers kung saan-saan. Nung una pa nga, ano yung nilangaw yung opening ng mga niya. Museum pa yan, di pa carnival. And yun, grind lang din talaga ng grind. And zero, for me, parang wala kasing ano talaga eh, isang path ng marketing. Wala. Talagang hanapin mo lang kung ano talaga yung pinaka magwo-work. And sa kanya, ang nakita ko is, ano yung kakaiba? Kaya siya naging greatest show kasi ito yung nag-separate sa kanya doon sa competition. Kasi meron naman mga opera na dati. Oh. Meron na yung ang galing kumanta ng isa. Yung babae. Yung babae, ang galing kumanta nun. Tapos, pagdating nun sa kanya, mas malaki pa yung kinikita niya doon sa iba. Yeah. So yun, for me, marketing and syempre, entrepreneurship na ang ganda kasi ng mga kanta dun eh. Sige, yung ano. Basahin ko na lang. Never enough. Never, hindi ba? Yung Russia ni yung babae. Yeah, pero gusto ko yung ano, yung, ano yun? Every time I lie in bed. Pero binago na. Iba yung rap ba yan? Sa ang point, ano, bata pa lang siya na nangangarap na siya. Di ba? At yung pangarap niya, ang dami-daming kumukontra. Pero tinuloy niya pa rin. Oo. Yun yung pinakagusto ko dun. Kailangan clarity talaga eh kung gaano mo kagusto. Yes. Malinaw na malinaw doon. Correct. Yeah. Ako yung nakuha ko doon kay Jerry, parang nakarelate ako dito doon sa shinare niya na nadederail. Kasi ako sometimes nakakatch. Nadederail ka rin, boss? Ito, recently. Pakiramdam ko. Nadederail doon sa singer eh. Oo. Doon siya sa diba? Sa singer na babae. Ganun siya na-derail. Yung sa akin sa business. Relate ka doon? Sa business na. Sa business. Parang feeling ko kasi. Tinatrap mo si Joms ha? Hindi naman. Nagtatanong nga. Baka ma-misinterpret ng may business. Times kasi sa business na parang feeling ko stuck ako or parang yung resulta ko parang ba't ganito na naman? Parang kagaya nung sinabi ni Jerry, kailangan talagang bumalik sa why. Kasi every time na nangyayari sa akin yan, yung parang pakiramdam ko stuck ako, parang feeling ko nasa same exact situation na naman ako na yung ayoko. It's because parang every time na nandun ako, isa lang yung nanonotice ko, nagbe-base ako on result. On numbers. Nagbe-base ako on numbers. Yeah. Na-attach ako dun. Correct. Now, ang recently, ang binalikan ko lang din, kagaya nung sinabi ni Jerry, bakit nga ba ako nag-start? Bakit nga ba ako nandito? Ba't ko ba ito ginagawa? And yun, parang because of that, natutulungan akong bumalik
dun sa purpose ko. Mm. Tsaka yung gusto kong gawin. Yung excitement bumabalik instead of me focusing on the luck. Mm. Yun. Ganda. Pag nade-derail ka at panoorin mo yung ano, Pursuit of Happiness. Recommended ko yun. Pamaya ka. Pamaya ka. Meron pa din ano eh. May isa pa din kanta. Gusto gusto ko din. Yung ano? This Is Me. Sige. Yeah. Paano ba yun? I am brave. I am moves. I am who I'm meant to be. This Is Me. Oh. Yeah. Ito yung mga Kumakaman naman. Yan. So, ito, ang ginaganda nun, ano, kasi parang nag-resonate ako maigi dun eh. Dahil noong mga panahon na yun, yung 2018, meron kaming program na pinasukan namin at yun yung theme. The Greatest Show. The Greatest You. The Greatest diba? You. Ano, ikaw, hanapin mo yung greatest version of who you are. Diba? So ikaw, magpapakatotoo ka lang. Kasi yung kumanta nito, yung mga freaks eh. Oh. Tapos yung kinanta nila to, pinakita nila kung sino talaga sila. And then doon sila mas lalong sumikat. Yeah. Solid yun. The best abundance ever. Katahin mo nga ulit. Katahin mo ulit. Isa lang yung linya. Yung favorite line mo doon nakarelate. Yan. Yan. I am who I'm meant to be. This is wag me. Wag na. Okay naman ah. Okay ba? Palampakan natin dyan. Okay. Ako naman ano, ang favorite ko na movie no, na malaking natulong anak. Talaga sa Ken Groot. Anak, yeah. Ah. Vilma Santos. Oh, okay. Mm-hmm. Solid dyan. Kasi ano, anak ako ng OFW. Tapos I guess yung natutunan joke lang, syempre. Pero maganda yung anak. Favorite ano nila yun. Oo. Kasi ano eh. OFW eh. Hinanap parami sa Green Hills. Hinanap parami sa Green Hills. Binayad ko pa yun ng 500 sa Green Hills. Para lang mapanood namin yun sa condo. Para mapanood namin sa condo ng mga tropa. Tapos di nila na-appreciate, boss. Kasi hindi sila nakarelate kasi hindi OFW yung parents nila. Pero maganda yan, no? Ganda yan. Special mention yan, no? Pero yung favorite ko is ano, The Founder. Bayan. Available yan sa Netflix, no? Panoorin yan. The Founder is all about, ito yung buhay nung founder ng McDonald's. Yan. Na si Ronald. Ronald. McDonald. Yeah, si Ray Kroc. Ray Kroc. Yan. Ray Kroc, no? Siguro isang, dalawa yung pinaka nagustuhan ko doon, no? Or nakuha ko, natutunan ko na pinaka na-appreciate ko. Number one is branding. Okay. Yan. No, kasi ang ganda kasi nun, guys. Si Ray Kroc is, ano siya eh, parang vendor siya ng ano, ng milkshake machine. Diba? Tapos siya, nag-alok-alok siya. Matanda na siya na mga almost 50s na yata. Nasa ganung 50s na siya. Tapos nasakto na nabentahan niya, naging client niya, itong talagang founder talaga ng McDonald's. Which is yung nagpauso nung, anong tawag sa system food. Nila? Fast food system. Fast food. Yung McDonald's Brothers. Oo. Diba? Na, ito yung fast food system. Na alam mo yun, parang instant pwede ka makabili ng burger na wala pa nung time na yun, di ba? During those times. So nakilala niya, nakipag-meet siya, nakipag-partnership siya. Yun, kaya lang in the end hindi sila naging nag-align na rin. No, hindi na rin sila nag-align in the end. Pero balikan natin mamaya yan kung ba't sila nag-align in the end. But yung pinaka na ano ko doon, na struck ako no. Kasi parang tinanong siya doon sa ending. Sabi nung, kasi nga hindi na sila nagkasundo. Ending is, ano eh, parang binili na lang niya yung McDonald mismo. Binayaran niya yung magkapatid. Para siya na yung talagang owner ng McDonald's. So yung, nung tinanong siya nung magkapatid, bakit hindi mo na lang kinopya? Kasi pwede mo, pinakita namin sa'yo lahat, naging transparent alam kami. Alam niya na lahat eh. Alam mo lahat. Oo. Bakit, paano to nag-work? Ba't di mo na lang kinopya? Ba't kailangan mo pang gawin sa amin yung McDonald's? At nung sinabi niya doon na, tingin nyo ba ako lang yung taong pinagpakitaan nyo niyan? Hindi. Tingin nyo ba walang nangopya niyan sa inyo ng sistema? Hindi. Marami nang nangopya niyan. Maraming gumaya niyan for sure ng sistema niyo. Madali lang yan. Pero bakit hindi ko yan kinopya at yan ang gusto ko? Because of the McDonald's na pangalan. Oh, very American. Very American. Kaya diba, gusto na, rin ng mga Amerikano. Oo. Yeah. Oo nga, no? Ito yung parang pinaka bakit nagtatagal yung mga brands na malalaki. Diba? Dahil sa pangalan din nila, malaking factor yung branding. Symbol yan. Eh. Symbol. Diba? Yan yung parang ito yung brand ko. Diba? Kaya yung mga, kunyari, Apple. Apple. Diba? Yeah. Very ano yan, mga
Jollibee. Baka naman. Oh. Pero yung sa ano yung McDonald's daw kasi parang ni-represent niya yung most of the American families. Oh. Sobrang parang tago sa puso yung pangalan ng McDonald's. It's not about the fast food system. Yes, okay, kasama talaga yan. Pero yung pangalang McDonald's talaga yung nakaka-attract. Yung brand na na-build throughout the years. Diba? Kaya diba BMW, Mercedes-Benz, talagang may dating. Oh. Diba? So yun yung pinaka na kuha ko sa kanya na very important yung branding, especially in the business. Yan. Diba? No, na, and kahit entrepreneur ka, importante yan, yung branding mo, sarili mo, paano ka makikilala ng mga tao. Yeah. Paano sila mag-drawn into you. Di ba? Branding. Next, number two is ito nga, yun yung conflict dito sa story is because si Ray Kroc kasi yung ano niya, visionary siya. Yes. Gusto niya mag-expand. Gusto niya mag-expand. Mm. So, laging kontra tong dalawang owner kasi very traditional. Wow. No, but si Ray Kroc kasi ang gusto niya expansion, which is franchising. Ipa-franchise natin yan. Na na-realize natin doon na yun palang McDonald's ay real estate business. Yes. More kasi than the burger business. Correct. Diba? Tama. Na more than the burger business, this is a real estate business kasi yung property ng McDonald's sa kontrata sa franchise, amin yan, bibili namin yung lupa. Tapos rerentahan nyo kami, babayaran nyo kami. Pag finranchise nyo, dito lang kayo pwede magtayo. Oo. Kaming masusunod dyan. So, napakadami nilang properties buong mundo. No? One of the biggest real estate company sila. Hindi sila fast food company lang. So, bukod sa finranchise nyo kami, anong tawag? Magre-renta kayo dito. Lessor. O, basta yon. Namin kayo. Yes. Diba? Lessi namin. O, yun. Tapos, ngayon, the conflict is itong dalawa, hindi sila willing mag-innovate. Oh. Yes. No? At yun yung nagustuhan ko kay Ray Kroc na yung innovation talaga sa utak niya kasi nga visionary leader siya. And yun yung pinaka nagustuhan ko doon kasi lalo na ngayon, di ba, dumaan yung pandemic for the past 2 years. Ay, oo. Ang daming negosyo na nawala. Ang daming negosyo, lalo na pag hindi ka nag-digitalize. Wala ka. Sa business na lang natin, huwag tayong lumayo. Di ba? Ang dami sa industry natin na nawala nung nag-pandemic kasi sanay sila ng face-to-face meeting hindi with clients. Hindi nakapag-adapt? Hindi sila nakapag-adapt. Kami ang ginawa namin 2020, okay, online na, wala na tayong magagawa, ito na yung pandemic, hindi na namin alam kung hanggang kailan ito matatapos. So, ano na? Ano na pwedeng gawin? What now? Kesa mag-wine tayo dito at magreklamo tayo sa gobyerno, anong pwede natin gawin? So, we started learning and finding ways on how we can still make our business work. So, nag-Facebook ads kami. Mm. Diba? Sa Facebook ads kami minabuhay, nakakuha ng maraming kliyente. Inaral yung Zoom. Inaral yung digitalization. The following year, nawala. Nagmahal na si Facebook ads, hindi na siya feasible ulit. Ano na yung bago? TikTok. Diba? Now, we're moving into podcast. So, continuously innovation. Continuous growth. Diba? Na it turned out, because of that kind of mentality, because innovative kami, turned out na itong pandemic became a blessing in disguise pala in our career. In our industry, di ba, na, di ba, before, face-to-face, mag-meet kami ng client, sa Manila kami nakatira kasi nandun yung mga kliyente. Mag-sasakyan ka pa, mag-mall ka pa, but right now, ang laki nang nasa-save namin kasi nasa bahay lang. Yes. Online, laptop lang, kailangan mo good internet connection, masarap pa yung kinakain mo, healthy pa, mura pa kasi lutong bahay. You have more time with your kid, with your family, with your kids. Ang laki ng na-realize ko na na-gain natin because of what happened. But hindi yun mangyayari kung tumigil na lang kami dahil hindi kami nag-adapt sa pagbabago. Yeah. Kasi nga, change is inevitable. Uy, grabe. Parang narinig ko na yan. Ako nagpauso niyan. Ikaw ba yun? Yeah. Leo 2022. 'Di ba? So ang tanong, handa ka bang sumabay sa Agos? Yeah. Kasi magbabago pa ulit itong TikTok, guys. Posibleng in 2-3 years wala na. Itong podcast, pwede pa rin 'to magbago. Pwede pa rin, 'di ba? Ngayon, vodcast na 'yung uso, video podcast, 'di ba? Spotify ngayon, meron ng video format. So baka naman Spotify, baka gusto niyo 'yung i-upload 'to. Exclusive, Spotify exclusive. Ba? Open kami. So YouTube, magkakaroon din ng podcast parang na functionality yun, yes. No, na mamamonetize natin. Exclusive for podcast. So, oh, diba? Yes. So if innovation is on top of your mind at willing ka mag-adapt sa change, mas magiging madali ang buhay. Hindi ka magiging obsolete. Yeah. Hindi ka magiging irrelevant. Napakadaming ganyan na hindi nag-Facebook before naman na uso yun. Anong talagang uso? Friendster. Mm. Diba? Correct. Before Instagram, ano, yung mga camera na Kodak.
Mm. Diba? Nokia, number one cellphone company. Number one. Hindi nag-innovate. Talo ng iPhone, ng Apple. Apple. Diba? So, innovation talaga. Yeah. Yun yung isang pinakagusto. Napaaganda nun, no? And I guess, ito yung maganda, no? Kapag ina-expand natin yung mindset natin. And ang the best part kasi dito, sa ganitong klaseng ginagawa natin. Nag-i-enjoy na tayo, na-entertain tayo kasi basically nanonood ka ng movie. Malamang, yes. Diba? Pwede pa tong bonding time mo ng jowa mo, ng family mo. Yeah. Diba? Pwede yan eh. Na-spoil ka pa, diba? Na-spoil ka pa. Family-oriented tong mga movies na to, unlike mga pinaparod ni Joms. Pero, ayun na nga. Yun na nga, no? Habang nanonood ka, nag-i-expand yung mindset mo, nag-i-expand yung pag-uutak mo. Ngayon, pwede mo pa itong i-apply sa buhay mo. And yes, katulad namin, naginamit namin yung mga principles na natutunan namin, in-apply sa totoong buhay at nakatulong sa amin to achieve the success that we want in our life. Yes. Yan. So, yan. So, kung nag-enjoy ka sa episode, sa another top 4 episode na to. Sa top 4 series. Top 4 series na to. So, continue to support us in our social media channels. Watch us in YouTube, Timawa Podcast. Listen to us in the Spotify for free, Timawa Podcast, and follow mo rin ang aming mga pages, no, in Facebook, Instagram, and TikTok, no. And pwede ka rin mag-join sa community namin, no. Search mo lang sa Facebook na Men's Self Improvement. So doon pwede tayong mag-interact, makakausap mo kami doon, makakomentan mo kami doon, at pwede kang mag-suggest ano yung mga gusto mong pag-usapan natin sa mga susunod na video ng Timawa Podcast.